Ni Grex LAGMAN dahil sa kanyang ano. Dahil sa event na to. Kay Sir Mickey D, Oragon Rap Skeptron, Leo Malana, lahat ng ano, klasiko sa Mariners, ano, taras ka naman. Yeah, shout out sa kanila pareho sa naparoon ko rin sila ng huling guys kami, mga bisita dito sa Likaski. Shout out sa Engkwentro na Academy, nanalo si Gino na alam ko ito, Gino na alam ko ito, sino po una? Unang para tayo ang pahingan natin, GIAN! Yo, Engkwentro game! Yeah! Tinawag niyo super rookie ng liga, yung mataderong MC kumakatay ng kalaban, mapaalbay, manunaga, at sa muli kong pagsalang sa eksena, lahat ng sakin ay duda, mananampalataya ng bigla, dahil ito ang second coming ni GIAN at ng Bibileb, siguradong maniniwala, ayada pa! Simulan mo lang manalangin dahil kaharap mo na ang Diyos mo. Pero imbes na kaligtasan natin ko sa iyo katapusan parang petsa ng buwan ko kasi ikaw yung G na panggap lang. Habang ako yung G na totoo, kaya burado kasigurado. Pagkatapos ng gabing to, isang G na lang makikita nyo. Parang salitang Engkwentro kasi ako matatalo nyo. Ako matatalo mo. Isang malaking katangahan. Kung sa tingin mo kaya mo, kung tapatan, literal ka na nga na crazy pang kasi paano mo ko hihigitan kung pinaibsiro ka lang nung pinaibsiro ko nung nakaraan. Yeah! Tama kayo nang napakinggan, may nalanghiya ko ni Armstrong. Pinamantado dahil pababaw ng muntis o diba nakakainis chong. Pero sa baku-baku mong mukha, pwedeng ihalin tulad ng laban. Pero dahil sa baku-baku mong mukha gunggong, pwedeng ikumpara yung laban sa greatest achievement of man in history. Kasi nasaksihan ng marami kung paano katapak-tapakan mong Armstrong nagmukha tuloy buwan kong mystery. Yan ay simpleng analogy na mag-iba tayo ng antas kaya huwag kang masyadong matabel. Malayo agwat ng ating lakas kaya para tapatan ka, bumaba pa ako ng level. Kasi paano ka uubra kung sobrang cheap lang ng panatan mo parang zam sa partel. Kaya sorry sir, maliwan ang punit sa akin na yung papel. Di ka makakapagsalita sa harap ng camera parang housemates na walang lapel. Papayakin ko tong corning komedyanteng sinonong. Wala sa akin makakapagpigil, iiwan ka lang sa way ng lyrics mo mas heartbreaking pa kesa sa kanta ni Adele. Kasi real talk mga sir, ano bang ibabanat mo sa akin? Nawala akong kanta, nasulat ko, patapon, gunggong, yung mga anggulong, yung produktong hong. Mabenta lang sa Jejemon, kasi kung titarahin mo ako base doon, tanginap, pinatunayan mo lang na yung utak mo nakatahon. Kasi para mo na rin sinabing panggap, si Tipsy, porque wala siyang sikat na kanta at hindi bumabattle si Ron. Oo, Chong, wala akong kanta. Tangina, at baguhan lang ako sa eksena. Uy, ano ngayon? Para sa akin, never yan naging rason. Kasi kahit gano'n, nasaksihan niyo kung lumamo ng tatlong MCs sa loob ng limang buwan nung nakalipas sa taon. Kaya, payo lang. Kung dyan lang iikot mga baran ng inipon mong sulat, tangina, nagsayang ka lang ng preparasyon. Kasi talunin ako gamit ganyang angle ay sobrang labo na parang
kantutan ng hapon. Ang ina mo, ang ina, sayang ang iyong preparasyon, gago. Kasi resulta ng labang to, sa pangalan niya na mismo nakalagay, kada tira niya sa akin ay Miss Kayati, ang sayo'y aking ibibigay pagkatapos ng laban, diretso ka sa ER, at huwag na magtanong ng why, dahil sa pagpanting-panting ko ng pangalan niya malinaw, nasa G siya namatay kasi why! Kabisado ko ng mga tira mo! Tansado ko ng mga balat butong. Alam mo na magsisiw lang kung mystery pag pinapat kay Sherlock Holmes. Nagmistulang na masitas treasure ka lang ngayon. Paano ko nasabi? Kasi pagkatapos ng World War, merong misteryong napaon! Lamon! Sa aking bawat hit, sunog ka. Kaya durog ka sa akin ng lubos. Alam nyo na agad kung sinong panalo dito sa aming pagtutuos. Kasi buhay niya sa labang ko, parang pangalan niya. Alam nyo sa G, yan ang tapos! Kala ko pa 2 minutes lang. Yo, Engkwentro, kamusta? World War 5! Salamat sa pagpaapak, Kapitan. Ito na pala si GIAN. Isa rin sa mga bay, balak, palitan, trono ng matematik na champion. O sige, higa na may mapagkapihan na bay, malas, katigang talagang magtatanda to. Kaya dapat lang, planax, katimang lines mo, mababaw, tans mo, alaw, ikay, napagkaitan. Mukhang di ko nagdapat gilingan ito'y ika-apat sa limang na kasubo. Ito nga ay luto kasi pusa kang humiga sa akin. Pagkailan at siya daw ay batikan. Siya daw ay batikan. Kaya kung inyong babalikan ng mga salitang kanyang ginamit, sobrang makaluma. Kaya parang datihan din naman talaga dapat to kasali. Nick, dapat kasi dyan, dapat kami lang, kasi lumalabas lang to mga peste kapag anihan. Kaya let's get kaya leke, tabigan, iyong palad, alisan mo ng guhit kasi kapalaran mo ng ako'y pagdaanan kaso di mo binasang ako'y bawal tawiran. Kaya kamatayan, ang sasapitin itong feeling super rookie daw ng liga. Siya daw ang panibagong bagyong hahagupit. Yan ang pagyugi niya na linya. May pabagyo-pagyo kapag nalalaman. Huwag mo nga kaming ginagagoong goy. Kung gusto mo pa lang maging bagyo eh, dapat pinangalan mo Ondoy. Taka na, ang yabang na kasi. Nitong sumulpot na kabote, tumubo ka lang sa hardin ko. Mga bagong pasok na kadete na kumumasta dahil basarhento. Ang papapansin to, layo pa ng lalakarin mo. Oh, para kang bagyo kasi ang layo mo pang hadaman na kagad hangin mo. At napanood ko yung laban mo. Di ba may sinabi to kay Ken na nakakatarantado? Na huwag daw tirahin yung pagiging call center niya. Baka call center agent, tangina, utak mo, palyado, pero sakto, di ba kulang ka ng empleyado? Ako na nirekomenda ng mga tao para sa'yo ay magtrabaho. Pero maiba ako, 40 daw neto ay simili. Pilit hinahambing yung sarili sa iba, yung parang ganito, parang ganyan. Alam mo pa ka parang mo, para kang tanga. Dapat sa'yo, pugutan ng ulo, gawing ribulto, replika lang kumbaga. Kasi hilig mo naman na ang sarili mo sa iba ay kumpara. O diba, ikaw ay peke, di ka dapat tularan. Uulitin ko, ikaw ay peke kasi wala ka pa namang napapatunayan. Sa mga binitawan mo, yung mga tao walang duda na buisip. Kaya kasalanan mong hinayupa kapag yung mga yan kinuyog si Mickey di tapos magparipan ng tiket. Ayun ko, ayun ka talaga. Kasi yung mga rhymes so basic, maknamputa pa, shit, wala sa ayos yung lines, parang binulsa na headset. Kaya please lang, huwag ka na mag-spit ng mga linya kasi hindi naman pang rap battle rhymes mo, mas bagay yan sa pabasa. At speaking of pabasa, ngayong gabi, sakto lang yan na tema kasi masasaksi, kasi rima ko magsisilbing soundtrack sa paghihirap ni G kasi nga kwaresma. Kaya ihanda mga tenga kasi ngayong round, makakarinig kayo ng mga linyang lahat kayo, mapapaholy shit. Kasi masasaksihan nyo kamatayan itong panggap na G parang na-advance ang Holy Week. Oo, kain ka sa akin, bitch, lamon kang ayon at dudurugin kita sa libong parte at kahit Biyernes pa ngayon, wala akong pake sa tradisyon, makikita nyo kung kumarne. Kaya Mikite, ito na ba yun? Ang inabite ng handog mo at hain. Kasi kulang ang isang MC na alay sa halimaw na anim na buwan na walang kain. Oo, kulang at biten. Hindi naman sa pagyayabang.
Kaya sana tinapat mo sa akin si Lil Jan. Kung yung buong bracket ay nalang. Kasi lahat ng MCs doon, ban-ban. Mga walang kwentang nilalang. Yung tipong magsasabi sa group chat ng manalo, matalo, okay lang. Suporta pa rin sa liga. Mga tanginan yan! Kung okay lang pala sa inyong matalo, tanginan. Next event, huwag na kayo sumali na tournament. Next event, pumili na lang kayo ng ticket. Tapos balik, audience na lang, mga mangmang! Tanginan, tandaan nyo, iba yung taong marunong tumanggap ng pagkatalo sa taong literal na talunan. Tulad nito, iba puro talo records mo? Tapos tatapat ka sa akin, tangina yung ilusyonado ka boy, tumapat ka sa MC mas hayo pa sa ilustrato, kaya tostado tong uboy, sunog to sa akin si Budoy, kasi kahit fire prevention man pa ang Marso, walang makakapigil sa akin pa apoy, pagliap ko dito tuloy-tuloy, walang makakapigil sa pusiklab ko, hanggang tong uling na tinapat nyo sa akin ay tuluyan lang maging abo, at speaking of kulay, maalala ko, kung laban nyo rin doon sa Pordos, walang ako nang nakakainta, sinabihan mo si Dos Pordos ng hari ng kadiliman? Tangina, seryoso ka ba? Bakit kinaputi mo yan, hayop ka? Ang problema kasi sa inyo, kayo-kayo na nga lang yung magkakakulay, nag-aaway-aaway pa. So, anong feeling mo, mas pogi ka sa kanya, ganun? Ang may puta tong agno, ilang oras ang nakasabihan ka ng pogi pag inaalo ka ng tindero ng taho. Tangina, pero din, laiting ka ba sa itsura? Alam kong, alam kong wala na yung hapde. Kaya bilbig kong linya yung pambiyak dito sa Bagoy, kaya literal kong bighate, kasi hindi naman ako pumunta dito. Para lang laitin ka. Pumunta ako dito para tapusin ang hindi mo pa nagsisimulang karir at ang plano ko yung umuwiin ng nagambit-bit ang ulo mo. O bilang souvenir kasi ako dito ang pinakamalaki na pader. Ako ang pinakamalaki mo na hadlang. Babalian kita ng paadi ka na makakahakbang pa sa hagdan sa tournament na to. Magmumukha ka lang repeater sa grade 1. Magsak na agad sa unang baitang kasi kung bigat ng linya ang sukatan. Sumata ka lang na mabigat. Pero yung para magaan. Tama lang talaga si Armstrong na bagay sa yung initials na MG kasi mga tira mo walang timbang. Kaya kung ikukumpara nyo si MG kay G, alam nyo basic math lang yan kasi para tapatan ng isang G, kailangan ng 1,000 milligram! Oo! Isang libong masigit ako sa'yo. Sobra at labis, kaya kung rason kung bakit may misteryong malulubog at hindi naman natagpuan. Parang Atlantis, kaya bitch please, kahit isang taon ka mag-practice, di ka aabot sa aking lakas. Nung nalaman mo ko yung kalaban mo, sana mas pinili mo na lang na umatras. Kasi laban to'y re-enactment ng badang versus batas. Sa body bag to, magwawakas. Hindi ako'y parang entrance, takina mo. Kung magkatapos sa walang kwenta mong palabas! Palabas! Lumabas ka na talaga! Talagang magre-refund dyan kasi wala kang halaga. Tangina! Ano? Yan na ba ang iyong misyon? Tinitira yung hari ng kadiliman kasi inagawan siya ng posisyon. At, no game? Game. Yung nagkalat ka na naman, pasayaan mo ako'y maglinis gamit sarili mong pagkatao. Puputulin ko yung braso, yung kamay ang ibubomba ko sa inidoro yung barado at yung ulo. Tutusukin ko ng todo, total long hair ka, yung nagagamitin ko sa sahig na palampaso at pasensya ka na gago. Kung yung trato ko sa'yo dito sa bahay, medyo mahigpit, basura lang kasi tingin sa'yo dito, kaya ka pinaliligpit. At speaking of ligpit, muntik na tong palayasin. Sa dating pinagtatrabahuan namin, eto yung senaryo. Pagkatapos namin kumain, may nagbawas daw sa banyo na di nagbuhos, tapos walang umaamin. Sobrang bad trip yung amo namin. Kung sino daw mapatunayan, 5 buwang walang sahod ang dadanasin. Alam nyo ba yung di ko akalain? Si Gago biglang namutla. Maya-maya, nangungutang na sa akin. Para udo. At meron akong napansin. Hilig nito lagi naka-side view pag kinukunan siya ng litrato. Tapos ipopost na sa Facebook, alam niyo yung caption, di nyo pa alam ang buo kong pagkatao. Hanep. Tangina, tigilan mo na yung ilusyon mo. Alam mo nang ang pango ka, ganyan palagi posisyon mo. May point ka naman sana, kasi yung pinupunto ko, di naman pointy dilong mo. Di yan sa panlalait, kaibigan. Sadyang naunawaan ko lang yung ibig sabihin ng imaheng iyong naibigan pag sisisihan mo ang anggulong iyong kinahiligan. Walang mali sa iyong ginawa, kaso nga lang, uuwi kang puro tama, tagiliran.
at meron kang linyang lubos kong pinanggigilan. Di ba sabi mo kay Ken na natuto lang siya mag-rap nung may flip-top na? Ha? Matuto kang magbigay respeto? Di ba nag-feeling hip-hop ka lang naman nung nakanood ka ng laban ng Spit at Engkwentro? Sakina, di ba wannabe batas ka? So yung nasa likod mo, di mo sariling anino. Ah, kaya pala Gian, kasi tag-life, magnanakaw ng estilo. Kaya mister, huwag mong ipagmayabang yung mga panalo mo. Kasi kung walang mister, di naman mabubuo yung pagkatao mo. Ang sabi ko, mister, huwag kang magyabang ng mga panalo mo. Kasi kung walang MR/Mike Rodriguez, di naman mabubuo yung pagkatao mo. O ano, ikaw ay peke, di ka dapat tularan. Uulitin ko na naman, ikaw ay peke, kasi wala ka pa namang napapatunayan. Bat ka na simula ng round, piling mo magaling ka na? Tanga! Pinatunayan mo lang na sobrang lakas ng rounds ko, kaya kailangan ulit-ulitin pa, kaya putang ina ka. Fuck your rebuttals! So mga bit-bit kong linya, hindi yan uubra, kaya imbes na rebat ang isipin mo, mas isipin mo kung pagkatapos ng rounds ko, mabubuhay ka pa! Tanga! Ina kaya, round 3, game! Game! Ang inaunang bit ako palang matik na, sa akin na dapat yung crown. Kasi ako ang hari ng pound per pound. Gamit linya kong profound, nakita nyo siyang mag-ground and pound. Sa tapat ng crown, pinatay ko tong clown. Alam nyo, I don't fuck around. Kasi utak ko'y parang drawing compass. Kaya perfecto kada round. At kung ibabasin nyo sa sound, tangina. Kada dura ko nagmumukha ng poser si Sneaky. Kasi sa tugma, ako ang tunay na halimaw. Lakas ko dito, nag-uumapaw. Kaya kung pwede lang, huwag ka nang mangialam. Kasi pakyo yung skill mo, tangina, nakakairpa ka lang. Kasi tingnan nyo naman, eto itsura nito. Imposible kang lumala kasi real talk, brother. Wala ka naman talagang skills, G. Sagad kang bobo, tangina. Galing mo di makatotohanan, kaya ka nga mystery, diba? Kasi kung may dapat maka para tumapakuli sa ligang ko kahit alam mong sinusupa ka na, kasi Mr. Robert Bulalin, kilala ka na namin. Alam na namin kung gaano kakabwakaw. Di ba bagay lang sa iyong rap mo sa pangalan, kasi isa kang magnanakaw. Oo, magnanakaw. At yan yung baho mo na hindi mo kayang itanggi. Terdor ka na mga gamit sa inyo tuwing sasapit ang gabi. Putapete na kadire, hinayupak na, walang silbe. Kaya alam ko nang pupot dyan sa ilong mo, wala ka na may pagmamalaki, kaya tabi. Ganito talaga mangyayari pag utak squatter ka na rapper. Tapos ang influence Tupac. Kaya payo lang, no? Next time ba ako gumawa ng kabalbalan, mag-footrip ka muna ng kinalas. Tapos magpadagdan ka ng utak. Tapos kahit paano magdalawang isip ka din minsan. Pero paano nga naman magdadalawang isip yan kung kahit isang utak wala yan. Kaya si kung meron man, sana nagawa mong pag-isipan. Natatalunin ako sa tagpangan, kailan may di maaari. Pagkat pinasok mo ang kagubatan na ako, ang isang hari, lakas ko'y hindi mo mawari o wala kong limitasyon. Ikaw ang unang mga ligaw na pupa sa kompetisyon, peskain kayong lahat pagkat nandito ng Leon, kayo'y handa sa okasyon. Kasi simulan na ang selebrasyon, pagkat ngayong gabi ang deklarasyon at simulan ng aking panahon. Dahil kung sa Spit ako ay rookie, kwento ko kampiyon! Yeah. Alam mo ba kung bakit lumaki yung ilong ko? Lagi kasing pinimpisil ng shota mo. Ano? Hindi? Sige, sabihin mo. Kasi eh, di hamak naman na mas malaki pa yung ilong ko kaysa sa titi mo. Ito na ba yung manok nyo? Anong palag mo dito sa kagubatan? Ika'y pumasok sa lugar na kung saan ang pagpatay ay katuwaan. Kaso parang di mo na malayang sa iyong kakakalaan, iyong nahukayan. Kaya balatan na to ng buo. Palatan na to ng buo, laslasin ang leeg na makunat, di na to makakatilaok, sa wakas di na ako mapupuyat. Ito'y konektado sa pagkamatay mo, istoryang di na nakakagulat, pagkat mismong dungo mo at balahibo ang ginamit ko panulat. At ano, sisiw ba? O sige, ako na yung sisiw. Pero bakit ikaw yung nakatay? Lasog-lasog na katawan mo na lang ang sahay. Pumunta para manood, kundi para makiramay. Sadyang may sisiw sa iyong harap, sapagkat ito ang gabi ng iyong lamay. Asa ng ustisya? Pues di na yun importante. Dito sa sundalong pinawian ng nakaengkwentro niyang rebelde, dapat magpasalamat ka pa nga dito sa nangyaring insidente na kahit umuwi ka ng bangkay, naranasan mo pa rin saluduhan ng presidente. Kaya farewell! Malilimutan. Okay.
Hindi yung alaala ang magmimistulan na lang naming tanging yaman. Farewell, di kita malilimutan, tanging yaman. Hindi nyo ba nalalaman na napuyat ba ako kaka-download, makagawa lang ng playlist nito hanggang sa uli ng hatungan? Chan-chan, Engkwentro rap battling, nandito pa rin. World War V, GIAN vs. Mr. EG, mag-iis, mabayos para sa kanilang pareho. Ang boto na urado, naging anim yung urado. Yung isa kasi yung boto niya, tabla. Tapos yung boto ng limang judges, 3-2 para GIAN. Ayun, mas mahirap talaga na naman ito. Ayun, mahirap sa residential. Mahirap! Para sa akin, round 1 kay Mr. G. Ako niya yun. Round 2 kay GIAN. Na-ex si GIAN. Pero round 3 parang ano, Mr. G na yung sabi. Nakita ko lang. Pero ano sa mabay talaga yung tapla? Ako yung urado nag-iisa nagbigay ng tapla sa kanila. Totoo lang napakahirap ko maybe. Pangalawa, hindi ingatan ko sarili ko, baka abangan nyo rin ako. Hindi, sa akin, kung binalo man tayo lahat dyan, para parang matatay. Marami, Thank you.